Ay nako, nakakabuisit naman ang umaga ko ngayon, nakaka-bad trip. Kwentuhan tayo, guys. Nakakainis lang. Kasi dito sa may tindahan ko, 'di ba? Laging pinag-iinitan yung parking ko. Yung lugar ko lang ang pinag-iinitan lagi. Ngayon, marami dito mga kainan, hindi lang naman ako. Magkwentuhan lang tayo kung saan ba yung tama ko rito o saan ba yung mali ko dito. Lagi na lang, ang dami nang narikir, alam nyo yan, dami nang natikitan. Dito lang mismo sa harapan ko. Eh dito sa lugar na to, marami nagtitinda na mas nauna pa. Di ba? Nauna pa sa akin. Diyos ko. Karapatan ko naman sabihin sa mga traffic enforcer, hindi ko sila kinu-question na manikit sila o marikir sila kasi trabaho nila yan. Ang kinu-question ko lang, bakit sa tapat ko lang lagi? Eh, samantala, marami naman dito kainan, na hindi lang ako na mas nauna pa sa akin na hindi nila nirikyan, hindi nila tinitikitan. Sa akin lang lagi. Siyempre, sinasabi ko sa kanila para maging patas lang tayo. Alam nyo ba? Galit na galit sa akin yung may-ari ng ibang kainan. Pinagmumura nila ako. Dapat walang palakasan. Tapos may pagbabanta pa sa akin. So, tama ba yon? Kasi malalakas yan sila. Siyempre, natakot din ako para sa seguridad ko. So, saan bang mali ko niyan dito? Tapos diba sa, at hindi ko naman inaano diba sa permit na ipag-comply naman na tayo, magkaroon lang tayo ng permit. Diba yung na ibang dito na year na talaga as in 5 years, 10 years nang tinagal sa pagtitinda. So, diba nandiyan pa rin sila, yun lang naman. Para maging patas lang sana, diba, kailangan pang murahin ako. Alam nyo naman yan guys, diba, pinapakita ko sa inyo. Pinapakita ko lahat-lahat. So, yun lang naman. Bakit ganun sila sa akin? Tapos, pag nagsalita ako ng nasa tama lang may sinasabi ko, galit sila sa akin. Ano ba talaga? Diba? Naka-stress lang. Ang dami ko ditong ebidensya, ang dami kong videos na yung lugar ko lang lagi ang tinitikitan, pinapaalisan, yung ibang kainan dito hindi. Nagsasalita lang ako ng ganyan, nagagalit sila sa akin. Ano ba talaga? Diba? Yun lang naman ang sinasabi ko. Ngayon, nagagalit sila. Pinagmumura nila ako kasi malalakas nga sila, diba? May mga kapit. So, para sa akin, sinasabi ko lang naman yung tama na wala naman ako kwestiyon sa pagkikiring nila kasi trabaho nila yun, enforcer sila o pagtutuon nila. Ang sinasabi ko lang dito, parang hindi yata patas, isang lugar lang ng kami. Bakit yung ibang mga kainan dito, hindi nyo ginaganyan ako lang lagi. Anong mayroon sa akin? So, galit sila. Ngayon, di umikot lahat kasi nasilip ko sila. Parang pinalis din yung nakaparking sa mga ibang kainan. Galit na galit naman sa akin yung mamayari ng kainan. Pinagmumura pa ako, pinagbabantaan pa ako. Tama ba yon? Sige, sabihin nyo nga sa akin kung tama ako. Kung anong mali ko doon. Diba nakikita mo naman talaga yung kariyahan? Yun lang naman eh. Pag nagsalita ako ng ganun, galit sila sa akin. Eh sinasabi ko lang naman yung totoo. Gayo ko lang kasi na ano, yung patiripat-pati pa ako, pagbabantaan pa ako ng mga ginagawa nila. Wala naman akong ginawang masama sa kanila. Nagsabi lang naman ako ng totoo. Yung real talk lang. Yung mga ibang kainan kasi dito, malalakas. May mga kapit talaga. Yun talaga yung totoo. Tapos ngayon, pag nagsalita ako, naayon lang din sa nakikita ko, galit sila sa akin. Diba? Sabi ko nga, wala namang question dyan eh. Ang nangyari kasi, diba, alam ko talaga, malalakas yan sila. Matatagal niyan silang titinda. Ngayon ako, bago lang ako. Sa tulong nyo, marami ang customer. Tapos, tiniterya ako, naramdaman ko naman talaga yung pantiterya. Alam nyo naman yan lahat kasi lagi kong binivideo. Pag nagsalita ako ng tama, yun, galit sila sa akin. Yun lang naman yung sa akin eh. Yung pagbabantaan ka pa, kung ano pang sasabihin sa'yo, sinasabi mo na naman yung tama na bakit ako lang lagi ang tiniterya nyo. So, dapat maging fair na lang kayo.
basta yung may makakainan dito sa malapit sa akin, yan, pinagmumura ako, ayoko na lang i-mention. Nagbabanta pa, hindi naman maganda yon. Ako hindi ako na ipag-away. Ang sinasabi ko lang dito, yung katotohanan lang. Huwag kayo magagalit sa akin. Kasi, sinasabi ko lang yung totoo, eh, wala namang ano doon. Bakit kayo magagalit sa akin? Ang sinasabihan ko lang yung traffic enforcer, na para maging fair lang kayo, ilahat nyo para wala kayong marinig sa akin. Ngayon ang nangyayari naman ngayon, nagalit sa akin yung mga may-ari makain nandito. Tama ba yun? Diba? Kung wala ng parking, di wala na. So yun lang naman guys, nagkukwento lang ako sa nabad trip talaga ako. Dahil ako naman, wala akong parang may pag-away kasi diba business lang din naman yung hanap ko. Kaya lang yung mga ganun may mabanta pa sa akin dahil lang dun sa sinabi ko. Itotoo naman lahat ng sinasabi ko. So nagagalit sila sa akin. Sabi niya pa sa akin, hindi ka pa kontento doon sa mga kinikita mo? Hindi yun yung point ko eh. Hindi doon yung point ko. Ang point ko dito is, yung sa parking, bakit lagi akong kiniklearing, laging tinitikita, laging nare-recurve? Sila hindi. Yun yung point ko, anong mayroon sa akin? Kasi tao naman yung decision, alam nyo kung dumating sa point na wala ng tao, wala nang kakain sa akin, wala nang magiging problema, maghanap ako ng ano, ibang racket, ganun lang naman. Pero sana maging patas lang naman sana, para hindi naman ako... Pag nagsalita ako ng tama lang, hindi kayo magalit sa akin. So, yun lang naman yung akin. Nakaka-stress nga lang. Pag nagsalita ako ng hindi maganda na, ganyan, sisilipin ko sila. Diba guys? Ganon sila sa akin eh, matagal na. Tapos pag nasilip sila, ganon. Galit sila sa akin. So yun lang naman, sinasabi ko lang. Nabag-trip tuloy ako. Diba? Yun lang naman ang sinabi ko. Ngayon lang to guys, katatapos-tapos lang. Ang sinabihan ko lang naman talaga yung mga traffic kasi lagi nilang pinapaalis yung nasa harapan ko. Laging tinitikitan, laging nirikiran ako dito. Yung harap ko lang mismo. Sabi ko, wala naman akong question doon sa inyo. Ang ganung question ko is, ang daming nakaparking sa ibang kainan na isang lugar lang naman kami sa akin. Bantay sarado nyo at teriyado nyo pa. Yung mga kumakain, kawawa din naman. Kaya ako nagbo-voice out. Ngayon, nagalit yung ibang kainan naman dito sa akin. Diba? Para maging fair lang, para wala akong makitang hinanakit, walang problema kung wala talagang parking lot and all. Wala akong question doon. Ang sinasabi ko lang, bakit yung harapan ko lang lagi, mga customer ko lang lagi. So yun lang naman, tapos magagalit sila sa akin. So yun lang guys, nakaka-stress lang talaga dahil sa pagod na nga ako. Tapos ayaw kasi nang minumura pa ako, pagbabantaan pa ako na kung ano-ano. So yun lang, hindi ako na ipag-away dito, sinasabi ko lang din yung ano ko, yung sa loobin. Yun nga. So yun lang naman, pinangalandakan pa nila yung matatagal na daw nila bago lang daw ako. Hindi yun yung point eh.
Pare-parehas naman kami butante dito sa Pasay. Yun lang naman. Nababad trip nga lang ako dahil, di ba, ang aga-aga. Kaya si Lord na lang ang bahala sa akin. Hindi, sa akin lang naman, sinasabi ko lang naman yung sides ko na huwag naman gayon, napaka-unfair. Parang aping-api ako sa mga ginagawa nyo lagi. Buti kung isang business pa lang ito nangyari, isimula pa na nung tinda ko dito, dito sa lugar na to, ganun na talaga siya. Kaya, kailangan ko na talaga sa i-voice out. Tapos pag voice out ko, sa social media, magagalit sila. Diba? Karapatan ko naman siguro. Ayaw ko yung mumurahin pa nila ako, tapos pagbabantaan ka pa. Pangit ang dating na ganyan, dahil nga malalakas sila, walang ganon. Kaya ako naglalay para alam nyo, diba? Baka mamaya, may mga plano sila sa akin. So yun lang. Nagbabanta pa sila sa akin, diba? Ang pangit ng mga dating, wala naman akong sinabi sa kanila. Sinabi ko lang naman yun lang. Para maging fair lang sa lahat. Diba, guys? Kaya ako naglalay, baka may mangyari sa akin, diba? Alam mo naman, mga powerful. So, yun lang naman. Sinasabi ko lang, ako hindi ako na ipag-away dito, ang sa akin lang. Tama ba ako doon o mali ako? Sinasabi ko lang naman dito na, bakit tapat ko lang lagi, bakit kusunoy ko lang lagi, yung iba hindi nyo. Ang dami kong evidence. Mabilis ko na ito i-upload sa ano mayroon pa ako mga videos dito. Para maging patas lang. So, yun. Tapos, galit sila sa akin, masama pa ako. Diba? So, yun lang naman. Maraming salamat sa nagbigay ng ano. Diba? Inaano ko lang naman yung ano ko, yung saloobin ko na bakit ganyan? Kasi ako naman, sinasabi ko lang naman yung tama. Hindi ko sila kinu-question sa mga ticket, parikar nila, ganyan. Kasi trabaho nila yon. Ang tanong ko lang sa kanila, ang kinu-question ko lang, bakit yung sa akin lang lagi? Alam lahat yan ng mga tao dito, ng mga customers dito na ganun. So diba, napaka-unfair lang naman. Bakit magagalit sila sa akin? Bakit pagbabanta nila ako? Bakit mamurahin nila ako? Diba? Anong mali dun? Yun lang naman eh. Yun lang naman po. Wala naman akong ano. Hindi, na-stress lang talaga ako. Kasi diba, wala naman tayong ginagawang masama. Bakit murahin tayo? Bakit tayo pagbubantaan? Diba naman kung ano-anong salita nila na hindi naman natin gusto magpag-away talaga. So yun lang.
Kaya nga, so yun lang guys, kaya ako nag-live kasi gusto ko lang sabihin sa inyo yung ano. Wala kasi ako makausap. Wala din akong mapagsabihan ng hinanakit ko sa kaya dito. At least dito marami ako nakausap. At least makakahingi din ako ng advice sa inyo kung ano bang gagawin ko. Tama ba ako? Mali ba ako sa ginawa ko? Yun lang naman ginawa ko. Hindi naman tayo ng agrabyado ng tao. Nagsabi lang naman tayo ng tama. Kasi karapatan ko din naman yan. So bakit nila ako pagagalitan ng ganyan? Bakit sila ako mumurahin? Diba? Yun lang naman yun guys. So guys, ayan, yun lang guys ha, yun lang naman, nagkukwento lang ako kung ano nangyari sa akin ngayong umaga, kaya medyo bad trip talaga ako. So, nasaan ba yung mali ko doon? So diba, ano bang tamang dapat kong gawin? Comment na lang kayo dyan sa baba para at least alam ko may advice kayo para kung mali ba ako, tatanggapin ko naman kung anong mali ko doon. Kung tama ako, ano bang gagawin ko, diba? So ganyan lang. Maraming salamat sa inyo ha, mag-ano muna tayo, re-live muna tayo. Ay, mag-a-end muna tayo. Mamaya mag-re-live tayo. Salamat po sa mga viewers. Good morning.